Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Parricide! Mula sa kanahunan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalikan yung lingkod, DZRH 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa pagpapatupad ng batas, mayroong nasakatungkulan na namamahala. Hindi ang kahit sino ay maaaring ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Hayangat kung inakala natin ang ating karapatan ay nilalabag ng iba. Hindi ibig sabihin, may karapatan na tayong gumamit ng anumang paraan upang gumanti. Katulad ng nangyari sa isang kaso na nahatulan ng parricide. Kung bakit, ay ating alamin sa pagsimulan pagsabaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH 11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano walang yan? Ano? Lucas! Nabuti ang asawa ko! Nabuti niyong nagtatalik tayo! Asawa ko! Hoy! Bumalik ka dito! Walang yakang babae ka! Totoo palang pinagtataksilan mo ko! Huwag! Huwag, Lucas! Papatayin kita! Isang babae na nahuling may kalaguyo ang napatay ng kanyang asawa. Nakasuhan ang lalaki ng parricide dahil sa pagpatay sa sariling misis. Tatapusin ko ng pakikinig sa balita sa cellphone ko. Narito na si Corina. Rod? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa tabing dagat. Dadating nating tagpuan, Corina. Sana. Hindi ako pupunta rito. Bakit hindi? May asawa na ako. Bakit ka nag-asawa sa iba? Paano nakulong ka? Hindi ko muna kulong ako. Ipagpapalit muna ako sa iba. Mabigat ang kaso. Oo. Mabigat ang kaso ko. 10 kilo ng shabu ang nasa pag-iingat ko nang matimbong ako ng mga parak. Labis-labis para mahatulan ako ng kamatayan. Kung maaprubahan sa Kongresong Sesyong Bita sa sinumang mahuli ang nag-iingat ng kahit 1 kilong shabu lang. Pero hindi ako pipitsugin, Corina. Ginamit ko ang pera ko at impluwensya para makalaya. Ilang buwan pa lang nagiging tayo nung malantad sa akin ang marami mong trabaho. Noon pa nakiusap na ako sa'yo na tigilan mo ng pagiging pusher. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kahit gaano karumi ang trabaho ko, kahit nadakipakot na bilanggo, at hindi tayo nagkita ng ilang taon, hindi ka dapat ikasawa sa iba. Akala ko hindi ka na makakalaya. Akala mo mabubulok na ako sa kulungan? Kaya pinutol mo na ang ugnayan natin? Kaya ni minsan, hindi mo ako dinalaw mula nang makulong ako. Kaya iniwasan mo magkaroon tayo ng komunikasyon. At kaya nag-asawa ka na sa iba. Rod, nakikiusap ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Wala kang isang salita. Marupok ka. Hindi mo ako masusisi. Nung naging tayo, nagsabi mo sa akin, mahal mo ako. Totoo! Minahal kita noon. Kaya naman inasahan ko na magiging tapat ka sa akin. Pero ikaw na rin ang gumawa ng dahilan para manlamig ako sa'yo. Para matuto akong magmahal sa iba. Hindi maaari. Maglimutan na tayo. Hindi ako papayag na tapusin mo ang ating relasyon. Nakipagkita lang ako sa'yo para makiusap at magmakaawa sa'yo. Bigyan mo na ako ng katahimikan. Hindi. Hindi ako papayag na masayang ang pagod ko sa paghahanap sa'yo. Nang lumaya ako. Kaya pilit kong inalam sa iyo, mga kaibigan, ang tinitiran mo na mag-asawa ka na. At ang numero ng telepon na nabahayo, kaya natawagan kita. Kung hindi ka nakipagkita sa akin,
Tututuhan yung kampanta ko. Hahagisan ko ng granada ang bahay ninyo! Lord! Kahit may asawa ka na, walang mababago sa relasyon natin, Kuya. Sa ayaw at sa gusto mo, nobya pa rin kita! Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay, ano ba yan? Madali nga ako nakasakay ng taxi, napadaan naman kami rito sa lugar na matraffic. Ay, mabuti na lamang magandang tanawin sa labas. Habang traffic, malilibang ako sa pagtanaw sa tabing dagat. Huh? Ang babaeng tumawid sa pedestrian lane sa di kalayuan. Si Ate Corina yata yun ah. Oo nga. Siya nga. Hindi ako maaaring magkamali. Ang hipag ko nga yun. Pero, ang alam ko mula nung nakasal sila ni Kuya Manuel, huminto na siya sa pag-oopisina at naging plain housewife na lang siya. Eh bakit narito siya sa tabing dagat? At may kasama siyang ibang lalaki? Magkahawak kamay pa sila. Niloloko ba no? Pinagtataksilan ba ng hipag ko ang kanyang asawa? Geraldine! Kuya Manuel! Oh, ikaw pala sinasabi ng ka-opisina ko na bisita ko na naghihintay sa akin dito sa receiving area. Ay, ako po ka. Busy ka ba? Eh, di naman. Napasyal ka. May pinuntahan kasi ako sa malapit dito sa office nyo, kaya dumana ako rito. May problema ba? Wala. Yung totoo. Bakit mo naman aakalaing may problema kaya ako naparito? Eh, hindi ka naman kasi dating napaparito rito eh. Eh... Oh, may gusto ka yatang sabihin sa akin. Ano yun? Wala, kuya. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Geraldine, kung may problema, ipaalam mo kagad sa akin. Paano ako makakatulong? Paano ako makagagawa ng solusyon kung hindi ko alam ang problema? Hindi ba? Furlan, hindi ko nasabi sa kuya ko ang gusto ko sanang ipaalam sa kanya. Hindi ko masabi yung totoong dahilan kung bakit dumana ako kanina sa office niya. Kaya mo ako pinadaan dito sa inyo, Geraldine? Oo. Malapit lang naman dito sa amin ng regional trial court at katatapos lang ng hearing mo doon ang tawagan kita, di ba? Nagyayaya sana ang kliyente ko na itreat ako sa isang restaurant. Pero sabi ko, next time na lang dahil tila may importanteng sasabihin sa akin ang girlfriend ko. Importante talagang sasabihin ko sa'yo. Na hindi ko maaaring ipaalam kahit kanino dahil confidential. Confidential? Oo. Abogado ka, kaya maaaring mapayuhan mo ako ng dapat. Nang tama. Kasi kabisado ko mapusok ang Kuya Manuel ko. Sa maikling panahon ng pagkakakilala ko sa nag-iisang kapatid mong yun, napuna ko ng mainitin ang kanyang ulo. Pili ka sa kanyang pagiging bugnutin. Madali siya magalit, kahit sa maliit na bagay lang. Tulad nung minsang nakita ko siyang muntik ng nakipag-away sa isang tricycle driver dahil lang sa sobrang singil na pasahay sa kanya. Ayaw na ayaw kasi ni Kuya Manuel na malalamangan o maaapi siya. Parang kaugali siya ng aming ina na lalong naging bugnuti ng mabiyuda. Magkaiba talaga ugali niyo magkapatid. Totoo. Kung ako pasensyosa, si Kuya Manuel hindi. Mapusok siya, walang sinisino. Basta alam niyang nasa tama siya, hindi siya nagpapaagrabyado. Mapaaway na siya kung mapapaaway. Kaya nga, hindi ko masabi sa kanyang...
Ang ano? Eh, Froilan, nakita kong asawa ng kuya ko sa tabing dagat. Oh. May kasamang ibang lalaki. At magkahawak amay sila. Nagdududa ka bang niloloko ng hipag mo ang iyong kapatid? Oo, Froilan. Ano ka ba, Geraldine? Niloloko ang Kuya Manuel mo na kanyang asawa? Nay! Nagbabalik ang inyong lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nabahala si Geraldine nang marinig ng kanyang ina ang ipinalam niya sa kanyang nobyong si Froilan, lalo ba at tiyak niyang hindi papayag si Aling Ines na lukuhin ang kapatid niyang si Manuel ng asawa nito. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH 11 Ray Shimayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Inay. Ngayon nagpaalam na ang nobyo mo, Geraldine. Magtapat ka sa akin. Nakakahiya po kay Froilan. At bakit ka mapapahiya sa nobyo mo? Baka isipin po niya, pinagtatabuyan niyo siya. Nakiusap lang naman ako sa kanya na kung maaari makausap kita ng sarilinan. Eh, kararating lang po kasi niya nang dumating kayo. Kasalanan mo kung akalain ng nobyo mong pinagtabuyan ko siya. Kasi bago ako umalis ng bahay kanina, para may bilhin sa tindahan, nakausap na tayo. Pero wala kang sinabi sa akin tungkol sa nakita mong kabalbalan ginawa ng hipag mo. Wala naman po akong sinabing may ginawang kabalbalan si Ate Corina. Ano wala? Yung nakita mo ka mong may kasama siyang ibang lalaki sa tabing dagat at kahawak kamay, hindi ba kabalbalan at kawalang yaan yun? Na niloloko ang kapatid mo ng kanyang asawa? Na may kalaguyo si Corina? May lalaki siya? Nay, eh, hindi ko pa naman po siguradong kalaguyo nga ni Ate Corina ang lalaki nakita kong kasama niya sa tabing dagat. Lalaki niya yun dahil kahawak kamay niya? Nay! Kung hindi mo ipaalam sa kuya mo, nalalaman mo, Geraldine. Ako ang magpapaalam kay Manuel na pinagtataksilan siya ng kanyang asawa. Mano po, Inay? Awang ka lang, Diyos, Manuel. Sakto ang dating mo. Kaalis lamang ni Geraldine. Dinaanan siya ng kaibigan niyang nagpatulong sa pag-bake ng cake. Ano naman po ang problema na mag-usap tayo kung narito sa inyo si Geraldine? Ayaw ng kapatid mo na ipaalam ko sa iyo ang natuklasan niyang milagro na ginagawa ng asawa mo. May ginagawang milagro ang asawa ko? Mayroon! Nakita ni Geraldine si Corina sa tabing dagat na may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki. Nay! Dinudungisan ang asawa mo ang dangal mo, Manuel! May kalaguyo si Corina! Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kahiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Mag-champion, super power na! Mura siya! Tanggal pa, max man siya! Champion, ibig ka! Piliin na! Sa presyong abot na! Champion Supra Power with X-Tain Technology. Max linis, max sulit. Nagbabalik ang inyong lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang ex-convict si Rod ang nagbanta sa dating nobyang si Corina na hindi siya papayag matapos ang dati nilang ugnayan kahit ang babae ay nag-asawa na. Habang naglalakad sa parke, ang dalawa na magkahawak kamay, nakita sila ng hipag ni Corina na si Geraldine.
Ipinalam yon ng dalaga sa nobyong si Froilan na isang abogado. Narinig yon ng kanyang ina at agad nagsumbong ang matandang babae sa anak na si Manuel nang asawa nito ay may kalaguyo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kanoonan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay, salamat. Dumating din ang order natin, Geraldine. Fräulein, kumain na tayo. Hindi ka na sana umorder ng ganito karami. Oh, alam kong puro paborito mo ang mga ito. Paano ako makakakain ng gusto? Nagkaalala ako. Ipanatag mo ang loob mo. Malamang totohanan na ni Ina yung sinabi niya. Na ipaalam niya sa kuya mo na may kalaguyo ang hipag mo? Oo. Yung sabi ko nga sa'yo, pagkaugaling inay ko at ang kapatid ko. Pareho silang ayaw na ayaw ng niloloko at inaagrabyado ng kahit sino. Hindi dapat ipaalam ng inay mo sa iyong kuya na niloloko ito ng kanyang asawa. Dahil kahit nakita mong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki ang ipag mo, hindi nangangahulugan yun na niloloko niya ang kapatid mo. Froilan. Pag nagkataon, malamang kumprontahin ang kuya mo ang kanyang asawa. Eh, malamang mag-away sila. Huwag kang magalit. Huwag kang magdabog. Pasalamat ka, Corina. Hindi sa mukha mo dumapong kamay kung iniampas ko sa mesa. Wala ka namang dapat igagalit. Ano wala? Umalis ka dito sa bahay kanina nang hindi ka nagpangalam sa akin. Pwede ka namang mag-text sa akin. O kaya tawagan mo ako sa aming opisina. May dinalaw lang akong kaibigan. Nabalitaan kong may sakit. Hindi ka dumalaw sa kaibigan mo. Nakalimutan ko lang ipaalam muna sa'yo bago ako lumakad. Nakipagkita ka sa kalaguyo mo! Wala! Wala akong kalaguyo! Sinong lalaking kasama mo raw kanina sa tabing dagat? Ha? At kahawak kamay mo pa! Sino yun? Ay, Manuel! Saan ako nagkamali, Corina? Saan ako nagkulang? Mula nang makasal tayo, lahat ginawa ko para maging tapat sa'yo. Para mabigyan ka ng maayos at maginhawang pamumuhay. Pero bakit? Bakit mahigit isang taon pa lang tayong nakakasal? Nanlalaki ka na! Niloko mo na ako! Bakit, Corina? Bakit, Ma? Bakit? Umamin ka! Sinong kalaguyo mo? Sino? 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 Wala akong aminin sa'yo! Wala! Kahit patayin mo na ako, hindi ako aamin na may kalaguyo ako. Maniwala ka sa akin, maniwala ka man o hindi. Hindi ko maaatim na lukuhin ka. Kahit kailan. Hindi! Bago ko pumasok sa opisina, Nay, dumaan muna ako dito sa inyo. Dahil kahit sinaktan ko na ho si Corina, hindi pa rin niya inaming may kalaguyo siya. Kaibigan lang daw ho niya yung hindi sinasadyang nakita at nakasama niya sa tabing dagat. At inalalayan siya sa pagtawid sa kalsada. Naniwala ka naman sa asawa mo, Manuel? Hindi ho. Anak, abay huwag kang papayag mapindeho. Talagang hindi ako papayag. Nalukuhin ako ng asawa ko, inay. Kaya kikilos ako. Manuel, para hindi ho makapagkaila si Corina, huhulihin ko siya sa aktong pinagtataksilan ako. Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Ray Simayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Bakit ka napailan, Geraldine? Nay, narinig ko pong pag-uusap niyo ni Kuya Manuel. Baka kung anong gawin ng kapatid ko. Tama lang na hulihin niya ang asawa niya sa aktong nagtataksil sa kanya. Para hindi na maikaila ng haliparod na babaeng yon ang ginagawa niyang milagro. Hindi naman po natin siguradong may ginagawa ng milagro si Ate Corina. Pwede ba huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yon? Hindi ko po ipinagtatanggol ang hipag ko. Ayoko lang pong paratangan siya sa kasalanang
hindi naman natin siguradong ginagawa nga niya. Kaya nga, titiyakin ko na may lalaki nga si Corina. Nay. Oo, Geraldine. Kikilos din ako. Tutulungan ko ang Kuya Manuel mo na alamin ano man ang ginagawang milagro ng kanyang asawa. Hello? Hello, Corina. Rod? Bakit ang tagal mong sagutin ang telepono? Ha? Kanina pa ako tumatawag dyan sa inyo. Ngayon ka lang sumagot. Nanag-aasikaso kasi ko ng mga halaman sa harap ng bahay. Abala ka nga kaya o alam mo akong tumatawag sa'yo. Kaya ayaw mo sagutin ang telepono. Hindi. Hindi mo sa akin ang bagong cellphone number mo. Bakit? Para madali kitang matawagan. Ano mong oras na gusto ko? Inuulit kong pakiusap ko sa'yo, Rod. Huwag mo na akong gambalain pa. Ibigay mo na ang hinihingi ko. Ayoko maging magulo pagsasama namin ang asawa ko. Ibigay mo ba sa akin ang cellphone number mo o hindi? Ibigay. Ibigay ko na. Ganyan. Para madali ako makapunta sa bahay ninyo. Ha? Pupunta ka rito sa bahay namin? Mamaya. Huwag, Rod. Bakit bang marunong ka pa sa akin? Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay. Ano bang mas kinatatakutan mo? Ang iisipin ng mga kapitbahay mo? O ang maaari kong gawin kapag ginalit mo ako? Ha? Huwag kang magkaalit. Alam mo ang mag-iyari kapag ginalit mo ako? Oo, sige. Bibigay ko na yung hinihingi mo. Papayag na ako sa gusto mo na pumunta ka dito sa bahay namin ang asawa ko. Huwag ka lang magalit. Huwag mo lang gawin ang banta mo sa akin. Kanina pa ako rito sa kanto malapit sa bahay ni na Corina. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita lumabas ng bahay. Para masundak ko sana at mahuli ko sila sa akto ng kanyang kalaguyo. Baka naman kahit nakatayong ako at kinukubli ko ang sarili ko na mataangat na mukhaan ako ni Corina. Nagduda siya, nagmamanman ako sa kanya. Kaya nagkulong siya sa kanilang bahay. At kaya hindi siya nakapagkita ngayon sa lalaki niya. Oh, may tricycle ng window sa harap ng bahay na nakulap na. May lalaking bumaba sa tricycle. Ang lalaking bumaba sa tricycle. Lumapit sa bahay ni na Corina. At pinapasok ni Corina sa loob ng bahay ang lalaking yun. Nagpapasok siya ng lalaki sa kanilang bahay habang wala roon ang kanyang asawa. May lalaking na ang walang niyang manugang ko. May kalaguyo nga si Corina. Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Resibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Lalong tumibay ang hinala ni Aling Ines na may kalaguyo si Corina nang makitang nagpapasok ang manugang sa kanilang bahay ng ibang lalaki. Sa kabila niyon, hindi pa rin naniwala si Froilan na nagtataksil si Corina sa asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Shibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Geraldine, walang sapat na basihan ang masamang hinala ng inay mo sa kanyang manugang. Pero katatawag lang sa akin ng inay. Kaya tinawagan kita. Kitang-kita ro ni inay na nagpapasok si Ate Corina sa bahay nila ng ibang lalaki habang wala ro ng asawa niya. Hindi pa rin dahilan yun para masiguro ni Aling Ines na kalaguyo nga ng manugang niya ang lalaking yun. Yun na nga, nag-aalala ako, Froilan. Matapos akong tawagan ni inay, pupunta raw siya sa opisina ng kuya ko.
hindi tama ang gagawin niyang yun. At ipapaalam daw niya sa kapatid ko na nagpapasok ng ibang lalaki si Ate Corina sa bahay nila habang wala siya. Tawagan mo agad ang inay mo. At sabihin mo huwag niyang ipaalam sa kuya mo na may ibang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Fraylan! Para maiwasang may mangyaring gulo sa bahay ng kapatid mo. Totoo ho bang sinabi niyo, inay? Totoo, Manuel. Hindi ako magpapakapagod pumarito sa opisina niyo kung hindi totoo yung sinumbong ko sa'yo. Sinong lalaking pinapasok ni Corina sa bahay namin kanina? Habang wala ako roon. Hindi ko siya kilala. Kanina ko lamang siya nakita. Sakto lang ko na naparito kayo sa aming opisina at nagsumbong sa akin. Katatapos lang ko ng oras ng trabaho ko. Kung magmamadali ka, maaabutan mo pa sa bahay niyo ang lalaking pinapasok ng asawa mo doon. Hayop na baba yun. Muya kayo, Nay. Manuel. At uuwi ka agad ako sa amin para mahuli ko sa aktong asawa ko at ang kanyang karaguyo. Nagbabalik ang Uniko, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kinompronta ni Manuel si Corina, subalit maring itinanggi ng babae na nagtataksil siya sa asawa. Lalo namang tumibay ang hinala ni Aling Ines na may kalaguyo ang manugang niya nang makitang nagpapasok ito ng ibang lalaki sa kanilang bahay habang wala roon ang asawa. Ipinalam yon ng matandang babae kay Manuel, kaya lalong nagngit-ngit ang lalaki sa kanyang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuna sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? So ito sa namiss ko sa tagal nating hindi pagkikita, Corina. Sarap talaga ng luto mo. Rorod, kung pwede sana, huwag ka nang umunta dito sa amin. Ha? Hindi pa ako tapos kumain. Hirga-tabuyan mo na ba ako? Huwag na rin tayo magkita. Huwag akong turuan ang dapat kong gawin. Nakikiusap naman saluhan mo na lang ako, para lalo akong ganahan. Na, hindi na. Naghihinala na ng masama sa atin ng asawa ko. Problema mo na yan. Kasi nung nakipagkita ako sa'yo sa tabing dagat, nakita tayo ng ipag ko. Wala akong pakialam. Kinatwiran ko lang na meron akong dinalaw na kaibigan na may sakit. Ay, naku, Ron, pwede ba umalis ka na? Ha? Bakit? Huwag mo ako ipagtabo yan. Aalis ako kung anong oras ka gusto. Malapit nang dumating ang asawa ko. Relax ka lang. Ron, pakiusap, umalis ka na. Kapag nadatang ka rito ng asawa ko, baka may masamang mangyari rito. Huli ng pagtawag mo, Geraldine. Kuya Manuel. Nagkausap na kami ni inay. Ha? Nasabi na ni inay sa'yo na... Oh. Naisumbong na ni inay sa akin na nakita niyang nagpapasok ng ibang lalaki sa bahay namin, ang asawa ko, habang nag-iisa siya roon. Kaya pauwi na ako ngayon. Hindi ko na inihatid si inay para makauwi kagad ako sa amin. Kuya, huminahon ka. Hindi ako papayag lokohin ako ng asawa ko, Geraldine. Bago kita tinawagan, nagkausap kami ni Froylan. Huhulihin ko sa akto sila ng kanyang kalaguyo. Kuya, hindi raw sapat na basihan na nagpapasok na ibang lalaki sa bahay niyong asawa mo para paratangan mong may kalaguyo siya. Hindi pa ba sapat na basihan kapag nahuli ko sila sa akto? Kuya Manuel. Tapusin na natin ang pag-uusap natin, Geraldine. Dahil malapit na ako sa amin. Sabihin mo na lang sa boyfriend mong abogado na maghanda sa pagtatanggol sa akin kapag nakapatay ako dahil sa pagtataksil sa akin ng asawa ko. Corina! Corina! Manuel? Nasaan ang lalaki mo? Wala akong lalaki! Nasaan? Nakakabot sa asawa mo, Corina! Rodo, malis ka na! Anong wala ka lalaki?
Sinong gagong yan na nasa loob ng pamamahay natin? Gago pala ako, ha? Bakit hindi mo sabihin sa gunggong na asawa mong totoo ko rin, ha? Na ako ang dati mong nobyo. Nobyo mo siya? Magkalaguyo nga kayo ng hayop na ito! Gusto mo ng away, ha? Sige, mag-away tayo! Mag-away ba? Nagbabalik ang Uligo, DZRH 11 Racibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ako patatalo sa iyo. Hindi ka obra sa akin! Tama na! Walang tayo! Ngayon, pakikinabahan ko natutunan ko pakikipag-away sa loob! Ang lakas ng loob mo makipagsapakan sa akin! Lampa ka naman pala! Rod, umalis ka na! Tara na yan! Kapag hindi ka pa umalis, makapagtulungan ka ng mga kapitbahay! Makamapatay ka! Oh, ano ang gusto mong kainin? Organ na tayo. Nakipagkita ako sa iyo kasi alalang-alala na ako sa nangyari sa bahay ng kapatid ko at ng asawa niya. Nag-away pala ang Kuya Manuel mo at ang lalaking pinaghihinalaan niyang kalaguyo ng kanyang asawa. Oo. Eh sabi ni Kuya, ladat na niyang nasa loob ng bahay nilang isang lalaki na nagpakilalang dating nobyo daw ng kanyang asawa. Na umalis lang nang maglapitan ng kanilang mga kapitbahay. May dating nobyo pala ang hipag mo. Kaya nga bala kong makiusap kay Ate Corina. Makikiusap ka sa hipag mo? Para wag niyang lukuhin ang kuya ko. Geraldine, hindi pa natin natitiyak na nanlalalaki nga ang hipag mo. May kalaguyo man siya o wala. Dapat tigilan na niyang pakikipagkita sa dati niyang nobyo. Kapag hindi, malamang magkamatayan ng lalaking yun at ang kapatid ko. Ano, Manuel? May bili ka ng barel? Oo, Nay. Kaya dumaan ako dito sa inyo bago ako pumasok sa trabaho. Baka may alam kayo dito sa lugar natin na mabibilang ko ng armas. Magtatanong-tanong ako. Pero aanin mo ang barel? Ang self-defense lang ko. Masipagay, makabubuti nga may sandata ka. Baka may sandata rin yung kalaguyo ni Corina. Para kung sakali, hindi ka maargabyado. Mabuti na kung ako ang makadisgrasya kesa ako ang madisgrasya. Ako na ngang niloloko ng asawa ko. Inamin na ba sa'yo ni Corina na mayroon siyang lalaki? Hindi pa ako. Gusto yata niya pati siyang madisgrasya. Hindi ko alam, Inay, kung anong gusto mangyari ni Corina. Pero kapag nahuli ko sa aktong asawa ko, na pinagtataksilan ako, magiging kriminal ako. Manuel! Makulong na kung makukulong. Nagbabalik ang Uligo, DZRH 11 Racibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tiniyak ni Manuel kay Aling Ines na magiging kriminal siya kapag nahuli niya sa akto ang asawa na nagtataksil sa kanya. Si Geraldine naman ay nagpasyang makiusap kay Corina na huwag nitong pagtaksilan ang asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Racibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Geraldine, anong gusto mong merienda? Ah, okay lang ate. Wala, huwag ka na mag-abala. Napasya lang ako rito sa inyo para makiusap sa'yo. Ha? Makikiusap ka sa akin? Para maging maayos ang pagsasama niyo ni Kuya Manuel. Nakita mo raw akong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki.
Pero hindi kita kinumpronta. Dahil umasa akong marirealize mo rin na yung pagkakamali at titigilan mo. Kung iniisip mo may kalaguyo ako, nagkakamali ka. Nagkakamali ka yun ang akala ni Inay at Manuel sa akin. Inamin mo rin sa kuya ko na nagkaroon ka ng dating nobyo. Kung hindi ko mo nagkaroon ako ng dating nobyo, magtataksil na ako sa kapatid mo. Sana nga hindi ate. Sa maniwala kayo at sa hindi. Mula nung makasal kami ng kuya mo, hindi ako nagtaksil sa kanya. Ate Corina. At hindi ko dudungisan ang kanyang dangal. Kahit anong mangyari. Sisiguruhin kong hindi na pagtataksilan ni Corina ang kanyang asawa. Paalam ko sa kanya nakabili ng baril si Manuel para matakot na siya maglaro ng apoy. Mama, dyan lang sa tabi. Itong bayad, oh. Salamat, ho. Corina! Corina! Oh, alalaki na dito kung pinapasok ni Corina nung isang araw sa bahay nila. Narito na naman sa kanila. Usan mo to! Hayop na lalaki nito. Saba! Inaway na nga siya na anak ko ng isang araw. Narito na naman siya para mong gulo. Corina, buksan mo tong pinto! Hay! Anong ginagawa mo rito? Sino ba kayo? Anak ko ang may-ari ng bahay na kinakatok mo. At asawa niya ang tinatawag mo. Uy, ano naman kung anak mo ang may-ari ng bahay na to? Ikaw na nga ang katuwang ng manugang ko sa panuloko sa anak ko. Ikaw pa ang matapang, hayop ka! Hoy, huwag mo akong mumurahin, tanda ha? Igilan mo ang pangari kabyado sa anak ko, ang animal ka! Lumayas ka rito! Layas! Nagbabalik ang Unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dahil sa sumbong ni Aling Ines kay Manuel na nagpapasok na ibang lalaki sa kanilang bahay si Cory, ay umuwi kaagad ng bahay ang lalaki. Nang datnan niya sa kanilang bahay si Rod, ay agad silang nag-away. Nanaig ang lakas ng dating bilanggo na agad na pinakiusapan ni Cory na umalis. Kasunod yun, minura ni Aling Ines si Rod at ipinagtabuyan ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuna na sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano pang hinihintay mo, hayop ka? Lumayas ka! Sabing huwag mo akong murahin, gurang ka! At ang hindi ka pa lumayas dito, ipababaranggay kita! Barangay pala, ha? Yung ba pinagmamalaki mo? Hindi ka natatakot, mga barangay, ha? Hindi ka natatakot sa mga tanod! Eh kung sa parak nga, hindi ako natatakot, eh. Sa mga barangay tanod pa. Demonyo ka! Sabing tigilan mo pagmumura sa akin! Kapag hindi ka tumigil! O, anong gagawin mo, ha? Ano? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo! At kahit babae at matanda na ako, kapag sinaktan mo ako, makikita mo hinahanap mo! Tingnan ko lang kung hindi mabali itong tayong ko sa pagmumukha mo! Matapang kang gurang ka, ha? Kapag hindi ka palubayas, iahambalos ko na sa mukha mo itong payo ko! Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo. Oo, kutsilyo! Gusto mong paluwayan ko yung bitong ka mo? Huwag! Ikaw lumayas dito! Alis ako! Huwag mo lang akong uambahan ng kutsilyo mo! Sige, alis ha! Kapag nagbalik ka marito, nagurang ka! Kakatayin kita! Hayop yung palaguyo ni Corina ngayong Geraldine. Nay. Kung hindi ako nakatakbo, baka tinuluyan niya ako sa kasakit ng kutsilyo. Bakit po kasi nagpunta pa kayo dun kina Kuya Manuel? Gusto ko nga matulungan ng kapatid mo na mahuli sa aktong pinagtataksilan siya ng kanyang asawa. Eh alam niyo naman pong nagpupunta ron ng ang dating nobyo ni Ate Corina. Hayop siya. Dinudumisa na nga niya ang dangal ang kapatid mo.
pati ako, hindi na niya nirirespeto. Huwag na po kayong babalik kayo, Kuya Manuel. At baka makatagpo niyo na naman yung lalaking nag-amba sa inyo ng kutsilyo. Pagbabayaran niya ang tangkanyang pananaksak sa akin. Nay, huwag niyo na pong isubo sa peligro yung sarili niyo. Umiilang ako para magpasama sa isang presinto. Ipapapulis niyo po ang dating nobyo ni Ate Corina? Oo! Kakasungan ko siya! Ipakukulong ko siya sa tangkang pagpatay sa akin! At para matigil na ang pakikipagrelasyon niya sa hipag mo! Ano po, inay? Ipinablatter niyo sa presinto ang dating nobyo ni Corina? Oo, Manuel! Kaya nga, tinawagan kita rin sa inyong opisina para ipaalam sa'yo. Inay, hindi kayo dapat nagreklamo sa mga pulis. Eh, gusto ko nga makatulong sa'yo. Ipaubaya nyo na sa akin ang pagkilos. Pero Manuel... Alam ko na ang gagawin ko para hindi na ako maagrabyado at para makagante ko sa mga nang-aagrabyado sa akin. Nagbabalik ang Linggo, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Rina, huwag mo akong paikutin. Ron, totoong sinasabi ko sa'yo. Totoong wala ka sa bahay niyo na magpunta ko doon? Kanina? Oo, ay pinuntahan ako. Bakit ka umalis sa bahay niyo? Lumalaw ako sa pinsan kong inatake sa puso. Kaya na ospital. Sinabi ko sa iyong pupunta ako sa inyo, di ba? Eh, hindi ko na naisip pa sabihan ka dahil nag-aalala nga ako doon sa kamag-anak ko. Uli-uli, kapag alam mong pupuntahan kita, huwag kang aalis sa bahay niyo. Bakit kasi pupunta ka pa sa amin? Anong gusto mo? Magkita tayo sa labas? Rod! Pag gusto kong puntahan ka sa inyo, pupuntahan kita. Pero... Sa ayaw at sa gusto mo. Baka mag-away na naman kayo ng asawa ko. Huwag siyang magkakamali. Madidisgrasya siya. Geraldine, sabi ko naman sa iyo, huwag kang mabahala. Tinawagan kita dahil nang makausap ko si Kuya Manuel, sabi niya mag-a-undertime siya sa kanyang trabaho para makauwi siya. Dahil may kapitbahay doon silang tumawag sa kanya at nagsumbong. Umaali-aligid sa bahay nila yung lalaking nakaaway niya. Yung dating nobyo ni Ate Corina. Eh, bakit uuwi ang kuya mo? Kukomprontahin daw niya yung dating nobyo ni Ate Corina. Yung ang gulpi sa kanya nung nagka-enkwentro sila. Hindi tama ang gagawin ng kuya mo. Eh, sabi ko nga sa'yo, ayaw na ayaw ng kapatid kong maagrabyado siya. Hindi niya dapat ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Fraylan, paano ko ba mapipigilan si kuya? Para di siya mapasubo sa gulo. Dapat maturuan ang kapatid mo nang dapat niyang gawin. Para hindi siya makadisgrasya o siyang madisgrasya. Ano bang dapat niyang gawin? Kung gusto niyang komprontahin ang lalaki ng gugulo sa kanila ng asawa niya, magsama siya ng pulis. Pulis? Oo. Kapag may namagitang otoridad, may iwasang magkaroon ng gulo ang kuya mo at ang dating nobya ng hipag mo. Ano? Rod? Kanina ka ba tumatawag sa akin? Oo. Bakit ganyan mo lang sinagot ang tawag ko? Eh, pasensya na. Naka-silent kasi yung telepono ko eh. Kapag nasa biyahe ako. Nasaan ka ba? Nasa bahay niya. Kararating ko lang. Kapapasok ko lang. Bakit hindi unakit ang dumating ka? Bakit? Nasaan ka ba? Nandito sa kanto, malapit sa bahay niyo. Ay, hindi kita napansin. Hindi mo ako napansin o sadyang hindi mo ako pinansin? Ano bang ginagawa mo dyan sa kanto? Gusto kitang makita at makausap. Rod, ayoko nang maulit yung pag-aaway niyo ng asawa ko. Lalapit ako sa bahay niyo. Huwag na. Papasukin mo ako. Ano ka ba? Papasukin mo ba ako, mag-iskandalo ako. Kapag hindi mo ako pinapasok, papatuhin ko ang bahay niyo. Masira na ang masisira dyan! Huwag, Rod! Sige, papapasukin na kita. Nagbabalik ang Linggo, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dahil sa bandang pag-iskandalo ni Rod na pilitan si Corina,
Napapasukin uli sa bahay nila ang ex-convict. Tinawagan naman ni Geraldine si Manuel at pinayuhang magsama ito ng pulis sa pagkumpronta kay Rod. Ating ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa Kunanao sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa ang Katotohanan? Ano, Geraldine? Pulis? Oo, kuya. Sabi ni Froilan, makabubuting magsama ka ng otoridad sa pagkumpronta mo sa dating nobyo ni Ate Corina. Kaya tinawagan kita. Hindi ko na kailangan ng pulis. Para legal. Para nasa lugar ang galaw mo, kuya. Inaargabyado ko. Kaya kailangan ipaglabang kong karapatan ko. Na huwag akong magpaapi. Kuya, baka pwedeng kausapin ka rin sandali ni Froilan? Hindi na. Ibibigay ko sandali sa kanyang cellphone ko para makausap ka niya. Huwag na. Hello? Kuya Manuel? Froilan, hindi mo na ako kailangan turuan. Paalalahan na lang kita. Alam ko ang dapat kong gawin. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. No one can take the law into his own hands. Kung may karapatan tayo na akala natin nilalapag ng iba, wala tayong karapatang gumante. Itulog natin sa kinauukulan ang ating problema para maparusahan ng batas ang dapat maparusahan. Maraming salamat na lamang sa paalala mo, Froilan. Kuya Manuel. Tapusin na natin ang pag-uusap na ito. Malapit ako sa bahay namin. Pero... Sige na. Ako ang naapi. Kaya hindi batas, kundi ako ang dapat gumante. Oh, ayan na. Ayan na yung pagkain na gusto mong lutuin ko para sa'yo. Wow! Ang bango, ha? Sige na, kumain ka na, Rod. Tapos umalis ka na. Hindi ako sa pagkain na babanguhan, Corina. Kundi, sa'yo. Ano kumay ko? Sa tagal ng pagkakakulong ko, nasabi ka ko sa'yo. Bakit ikaw? Hindi mo ba na-miss ang dati nating ginagawa nung tayo pa? Huwag! Huwag na ako! Pinalikan mo pa ako! Bago ako kumain, magpapabuanas muna ako sa'yo. Huwag! Ano ba? Huwag na! Bitiwan mo ako! Walang mangyayari sa pagpalag mo, ha? Ay! Mga walang iya kayo! Manuel! Ano? Sa sariling tahanan ko pa niyuyurakan yung dakal ko! Manuel! Baril! Papatayin ko kayo! Akin ang bayan yun! Bitiwan mong kamay ko! Papatayin kitang hayop ka! Ikaw ang papatayin dito! Nagbabalik ang Unigo, DZRH 11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Natakot si Aling Ines nang ambaan siya ng patalim ni Rod. Si Manuel naman ay bumili ng baril at umuwi upang hulihin sa agdo si Corina na nagtataksil sa kanya. Nang madatnan niyang nasa bahay nila si Rod, agad itong tinutukan ng baril. Subalit, nasunggaban ng dating bilanggo ang kamay ni Manuel. Nagagawan sila sa baril hanggang pumutok ang sandata at nahagip si Manuel ng punglo. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mura sa Kunanao sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Speaking Dr. Rosario, please proceed to the emergency room. Manu, nabaril ka raw. At dinara rito sa hospital. Sabi ni Corina na tumawag siya sa bahay. Kaya sumugod agad ako rito. Si Corina? Nasa labas nitong emergency room. Ayaw mo rin siya makita. Kaya hindi siya pumapasok dito.
Ang kalakuya niya. Ang hayop na yun daw ang nakabaril sa'yo. Hindi ako nakaganti sa kanila. Bahala na ang bata sa kanila ni Corina. Anak, lakasan mo loob mo. Magagamot ka. Mabubuhay ka pa na matagal. Ay, Diyos ko. Manuel! Manuel! Alam mo! Corina? Ikaw? Nagbalik ako. Dahil nabalita akong patay na ang asawa mo. Inaasikaso na ng binan kong bangkay niya sa ospital. Mabuti umuwi ka rito sa bahay ninyo. Ayoko sana lumayo sa tabi ng asawa ko. Pero tinaboy ako ng binan ko na malaking galit sa akin. Nakita ko nang dumating ka, kaya pumasok na ako dito. Wala na ang asawa ko. Hoy, Leo, kay. Wala na tayong problema sa kanya. Wala nang dahilan para maging sunod-sunuran ako sa iyo. Wala nang magiging hadlang para maging tayo uli. Ha? Corina. Iwan mo ako, hayop ka! Ano ba? Bakit mo ba ako itinulak? Gaga ka! Naging sunod-sunuran lang ako sa iyo. Dahil natakot akong totohanin mong banta mo. Nadidisgrasyahin mong asawa ko. Papatayin mo siya kapag hindi ko sinunod ang lahat ng gusto mo. Pero suko hanggang impyerno ang ngit-ngit ko sa iyo! Bitiwan mong kunting ngayon! Wala nang asawa ko. Kaya wala nang dahilan para matakot ako at maging sunod-sunuran sa iyo! Corina! Kapag nagpilit kang gawan ako ng masama, kundi sa katawan mo, sa dibdib ko itatarak ang gunting na ito! Corina! Ugustin ko na mamatay! At mamatay kayo sa pagtamsilan yung asawa ko! Gaga! Diyan ka na! Hello, Corina! Hello, Inay. Napatawad kinapuba ako. Tinawagan lang kita para malaman mo na ngayon na ilibing na ang anak ko. Kakasuhan ko na kayo ng kalaguyo mo. Inadamay? Hindi po ako sa kaso. Oo! Kakasuhan kita at ipabibilanggo sa salang Parricide! Nagbabalik ang Uniko, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ate Corina. Salamat, Geraldine. Tinalaw mo ako. Totoo palang sabi sa akin ni Inay na nakulong ka na. Nakatulan kasi ako ng hukuman. Salamat. Hindi ka nagalit sa akin. Nagluksa ako sa pagkamatay ng kuya ko. Pero hindi ako galit sa'yo. Dahil alam kong wala kang kasalanan. Naniniwala ako sa sabi ng ilang kapitbahay niyo na narinig din ang galit na galit kang pinalayas ang dati mong nobyo. Nang balikan kanya sa bahay niyo habang nag-iisa ka. Matapos niyang mapatay ang kuya ko. Talagang wala akong kasalanan, Geraldine. Dahil hindi ko kailanman pinagtaksila ng asawa ko. Pero ayaw maniwala sa akin ng inay mo at ang korte. Sabi pa ni inay, sinintensyahan daw kayo ng dati mong nobyo ng mababang hukuman ng parricide. Dahil meron daw kayong sabwatan sa pagpatay sa asawa mo. Hindi totoo yun. Pinagbasehan daw ng korte ang testimonya ni inay na nakita kita at ang dati mong nobyo na magkahawak kamay sa tabing dagat. At nakita ka rin ni inay nang papasukin mo sa inyong bahay ang dati mong nobyo. Mali ang hatol ng mababang hukuman, Geraldine. Maniwala ka sa akin. Mali yun!
Geraldine, naniniwala ako kay Corina. Nagkamali ang mababang hukuman sa naging sentensya sa kanya. Kaya nga lalo ako naaawa sa hipag ko, Froilan. Bilang isang abogado, hindi dapat gawing basehan ng lower court ang nakitang paghahawak kamay ni Corina at ang dati niyang nobyo sa tabing dagat. At ang pagpapapasok ng hipag mo sa lalaking yun sa kanilang bahay para sentensyahan siyang guilty sa kasong parricide. Pero mababago pa ba ang hatol ng korte? Hindi ko hahayaang tuluyang mabilanggo ang isang walang kasalanan. Froilan. Iaalo ko kay Corina ang libre kong serbisyo. Tutulungan ko ang hipag mo na mapawalang sala. Hindi ka na makakalaya sa kulungan niya, Corina. Kung totoong nagkasala po ako, inay, maluwag sa loob kong tatanggapin ang parusa ng hukuman. Talagang dapat yung pagdusahan ng kalaguyo mo ang sabwatan niyo sa pagpatay sa aking anak. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ako nakipagsabwatan sa dati kong nobyo para patayin ang asawa ko. Wala nang saysay na mga tuwirang ka pa. Hindi na nga po kayo makikinig at maniniwala sa akin. Nahatulang ka na. Tuluyan ang nalaso ng inyong isip ng galit sa akin sa pagkawala ng anak niyo. Kung totoong wala kang kasalanan, hindi ka mabibilanggo. May awa ang Diyos. Lalabas din ang katotohanan. Huwag ka nang umasa, Corina. Malalantad din na wala akong kasalanan. Imposible! Makakalaya rin ako. Hindi na maaaring mabago ang hatol sa'yo. Ay. Habang buhay ka na makukulong, Corina, hindi ka na makakalaya. Kayo ng iyong kalaguyo ay mabubulok na sa bilangguan. Nagbabalik ang Uligo, DZRH 11 Racibayan sa kasaysayan. Parricide! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tiniyak ni Aling Ines kay Corina na mabubulok sa kulungan ang manugang at ang ex-convict na si Rod. Ginawa naman ni Proyla ng lahat upang mapawalang sala si Corina. Aring ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH 11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Geraldine, nag-aaksaya lang na pagod at oras ang nobyo mo sa pagtulong at pagtatanggol dyan kay Corina. Yan po ang paniniwala niyo, Nay. Dahil yun ang totoo! Iba po ang paniniwala ni Froilan. Maaari pa ba niyang mabago ang naihatol na ng mababang hukuman? Yan po ang inaasahan niya. Kaya iniapila niya sa mataas na hukuman o sa Korte Suprema ang kaso ni Ate Corina. Mapapahiya lang ang nobyo mo. Paano po kapag napawalang sala si Ate Corina? Ah, saka ako maniniwala na wala nga siyang kasalanan. Kung ganon, ihanda niyo na po ang inyong sarili na makipagkasundo sa inyong manukang. Ah, aywan ko sa iyo. Ano ba ang pinagbabasehan mo sa pag-asa mong mapapawalang sala si Corina? Iisa po, inay. Geraldine? Ano? Ang katotohanan. Makalalaya ka na, Corina. Totoo, Froilan? Nangyari ang aking inaasahan. Kumanig sa atin ang mataas na hukuman na wala kang kasalanan. Paano? Matapos ang ilang paglilitis, napatunayan ng Korte Suprema na walang pagpapatunay na may kasunduan ka at ang dati mong nobyo na patayin ang iyong asawa. Ang pamamasyal niyo ni Rod sa tabing dagat na magkahawak kamay ay hindi matibay na ebidensya na may sabwatan kayo dahil hindi naman alam ang inyong pinag-uusapan. Oh. Isa pa, ang pagpapapasok mo kay Rod sa inyong bahay,
hindi rin sapat na katibayan para mapatotohanan ang inyong sabuatan. Dahil ang kriming ibinibintang, anuman yon, ay dapat patunayan ng walang pag-aalinlangan. Ay, salamat, Froilan. At salamat din sa Diyos. Salamat. Ang dati mong nobyo ang napatunayang nagkasala sa pagpatay sa iyong asawa. Kaya habang buhay siyang mabibilanggo. Pero ikaw, Corina, napawalang sala ka sa kasong parricide. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jenaline De La Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Hatching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayan sa susunod. Muli po namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong dulang hango sa tunay na pangyayari. Dito pa rin sa... Ano ang katotohanan?